Okay, magandang umaga po mga kapatid. Ito po yung ating tatalakayin ngayon, yung pong seminar on how to use a two-way radio. So, pag sinabing two-way radio, portable o kaya base. Ito po yung base. Ito po yung VHF, UHF, at saka ito pong dalawa ay HF. Ayan, makikita po dyan yung frequency. So, kapag sinabing two-way radio, base man yan o portable, kahit anong portable, kapag ikay nagigipag-usap, okay? Yung proper way, yun po ang ating ituturo ngayon. Yung guidelines ng National Telecommunications Commission. So, dun sa mga baguhan na nagraradyo, at saka yung mga dati nang nagraradyo, at saka yung mga mag-e-exam na hindi nyo pa alam at kabisado yung mga code, eto po yun ang ating pong tatalakayin ngayon. Ano po? So, start na po tayo. Una, kailangan kapag nagigipag-usap ka, speak clearly. Kailangan maliwanag po yung audio mo. Kailangan maliwanag siya. At saka kapag nagigipag-usap ka, speak clearly. Kailangan huwag masyadong malayo yung mic pressure mo kapag ikay nagsasalita. Huwag din masyadong malapit. Kailangan katamtaman lang. Parang ganito lang po siya. Ayan, ganyan lang po. Ano po, tandaan ninyo po, nakikita nyo naman sa video. Pagkatapos, kapag nag-press ka, o kaya nag-pause, kailangan meron siyang gap ng 3 to 5 seconds. Pangalawa, kapag may kausap kayo, every 5 or 10 minutes, pagkatapos yung nag-usap, kailangan binabanggit niyo yung call sign niyo. So, yung buong call sign mo, babanggitin mo, at saka yung buong call sign ng kausap mo, babanggitin mo. Okay, example, DY3 Alpha Zulu Charlie, this is DU3 United Alpha. Tuloy na naman yung pag-uusap niyo. Ganun lang, every 5 or 10 minutes, o kaya, pagkatapos ng nag-usap, banggitin mo pa rin yung kanyang call sign. So, ganun po yung ikalawa. Yung ikatlo, kapag may kausap ka, kailangan nagpo-pause ka ng 3 seconds or 5 seconds sa iyong kausap. Portable man yan, o kaya base. Ano po? Una, kapag sinabing 3 seconds, ganito po kasi yun eh. So, 3 seconds. Or 5 seconds. Okay, sample. DY3 DBD. This is DY3 Alpha Zulu Charlie. Pagkabitaw ko ng microphone, si DY3 DBD, huwag muna siyang magpipress. Ano po? Huwag muna siyang magpipress. Magpalipas muna siya ng 3 to 5 seconds gap bago siya magpress. Para yung magbe-break, o kaya meron mang mag-break sa usapan ninyo, meron mang gusto sumali, makapasok siya. Ano po? Hindi yung pagkatapos mo nagsalita, tapos pinress mo kagad. Hindi po. Hindi po ganun ang proper way. So, the proper way is 3 to 5 seconds gap para dun sa iyong pag-uusap. Ano po? Gawin nyo pong lagi yun. Para yun po ang proper way ng sa amateur. Ano po? Yun po yung proper way sa amateur kapag ikaw ay nagigipag-usap doon sa kausap mo. Ano pa? Kapag nagigipag-usap ka sa kausap mo na modulator, kailangan friendly ka. Friendly. Courteous. Ibig sabihin, palakaibigan ka, o kaya dapat nirerespeto mo siya at saka iginagalang. Ano po? Ganun po yung pagmumodulate. Hindi yung basta-basta na lang. Ano po? So, lagi nyo po tatandaan yan, yung tatlo na unang bahagi
unang bahagi pa lang po yan ng two-way radio. So ngayon, kapag may nag-uusap, okay, let's say for example, itong dalawa nag-uusap, HF ito eh, itong dalawa nag-uusap, ngayon na merong magbe-break, yung dalawa, nag-uusap sila tungkol sa, let's say for example, tungkol sa pamamahayan. O Brad, may pamamahay tayo mamaya, online, sa CFO News. Panoorin mo, alas 3 yun. Ah, ganun ba? Sabi nung kausap mo. Opo, ganun po, alas 3 po yun, ha? Ibinilin po yun. Ngayon, ikaw naman na nakamonitor na gusto mong mag-break in, kung wala ka rin man maidadagdag na maganda dun sa pag-uusap nila, ay huwag ka nang magdagdag na hindi maganda dun sa pag-uusap nila. Okay, bibigyan ko kayo ng sample. Let's say, for example, gusto mo talagang mag-break in. Eh, kung maganda naman yung sasabihin mo at gusto mong mag-break in na mayroon kang maidadagdag na maganda doon sa pag-uusap nila, mag-break in ka. Pero kapag wala, ay huwag ka na mag-break in. Ano po? Kung wala kayong maidadagdag na maganda, huwag kayong mag-break in doon sa pag-uusap nila. Okay, ngayon, meron ka namang maidadagdag na maganda. Okay, bibigyan ko ng example na magandang maidagdag doon sa pag-uusap nila. Magbe-break ka. Break. This is Alpha Sulu Charlie. O, di. Narinig nung isa. Okay, go ahead, Alpha Sulu Charlie. This is DY3 RSO. Yung kausap niya, si RSO tsaka si DVD, nag-uusap sila. Brother, hindi po alas 3 yung oras ng CFO. Alas 4 po. Yun po yung nakikita ko dun sa chat. Oh, di ba? Oh, si RSO, ah, ganun po ba? Alas 4 po pala. Ay, salamat po sa info. Oh, di, meron kang naidagdag na maganda dun sa pag-uusap nila. Oh, di ba? Ganun, mga kapatid, kapag kayo ay gustong mag-break at may dagdag dun sa pag-uusap nila. Ganun po. Hindi po yung nag-uusap po sila eh. Magbe-break ka tapos magpapasignal check ka lang. How copy po dyan? Mga kapatid, mali po yun. May panahon po yun ng pag-QSA report at saka pag-break in. Ano po, mamaya tatalakayin po natin yan. Dito muna tayo. So, yung QSA, ito yung signal strength. Ano po, signal strength. At saka yung QSL, ito po yung Roger. Roger, affirmative, positive. Okay, so itong dalawa, banggitin ko na rin. Sa exam po, kasama yan, ano po, ibibigay po sa exam yan. QSL at saka QSA. Okay, so ganun po, no? Kung wala kang maidadagdag na maganda dun sa pag-uusap nila, ay huwag ka nang magdagdag. Huwag, o kaya, huwag kang magpapa-radio radio signal o kaya QSA report na wala ka rin naman may dadagdag na maganda. Ano po, mga kapatid? So, tandaan nyo po yun. Yan ay isa sa mga guidelines sa NTC sa pag-uusap po sa two-way radio. Ano pa? Pag kayo nag-uusap, mga kapatid, huwag naman yung pakatagalin. Huwag kayong magtatagal doon sa pag-uusap ninyo. Baka magdamag na kayo dyan maghapon. Hindi po, mga kapatid. Limitado lang. Limit your QSO doon sa kausap ninyo po. Ililimit nyo lang po, mga kapatid. Ano? Kasi para naman yung iba makapasok at makapag-break in. Eto pa, huwag kang magbibigay ng continual call kapag ikaw ay may tinatawagan. Okay, example, DY3 Alpha Sulu Charlie, this is DU3 Uniform Alpha. So, tatlong beses mo sasabihin yan, DY3 Alpha Sulu Charlie, this is DU3 United Alpha. Tapos, isang pangalawa, DY3 Alpha Sulu Charlie, this is DU3 United Alpha.
DY3 Alpha Zulu Charlie, this is DU3 United Alpha. Tatlong beses lang po, huwag na kayong dadagdag doon. Kung gusto niyo siyang tawagan uli, maghintay kayo ng 5 minutes, tapos tatawagan niyo siya uli. Huwag yung first call, second call, bonus call, last call, Christmas call, fiesta call. Mga kapatid, walang ganyan sa guidelines ng NTC. Ano po, huwag. Tatlong beses lang, at pagkatapos doon, maghintay ka ng 5 minutes, at saka ka uli, tatawag. Huwag yung tuloy-tuloy, ang dami mong sinabi. Huwag, mga kapatid, hindi po ganun. Tatlong beses lang, and then, wait another 5 minutes, at saka ka mag-call uli. Ano po? So, ano pa? Kapag ikaw ay may tinatawagan, okay, let's say for example, tinatawagan mo si Habagat, okay, DU3 Hotel Bravo Tango, this is DY3 Alpha Zulu Charlie. Tatlong beses mo siyang tinawagan, kagaya nung sinabi ko nauna, tatlong beses mo siyang tinawagan. Ngayon, hindi siya nag-answer, hindi siya nag-response. So, sasabihin mo ganito, DY3 Alpha Zulu Charlie, this is DU3 United Alpha, tatlong beses. Pag hindi siya sumagot, QRX. Huwag yung huwag mo sasabihin na no copy, no answer, no contact. Huwag mo po sasabihin yun. Basta sasabihin mo, DU3 Hotel Bravo Tango, this is DY3 Alpha Zulu Charlie, tatlong beses. Yung sa huli, hindi siya sumagot, QRX. Kasi, meron naman nakarinig sa iyo na nakamonitor doon sa frequency na yon na tinatawagan mo si Hotel Bravo Tango. Alam naman nila na hindi siya sumagot at hindi mo siya nakopya. Basta huwag mo sasabihin, no copy, no answer, no contact, huwag mo po sasabihin yun. QRX lang. Okay. Yun ang guidelines ng NTC. Okay. No contact, no copy. So, end ng contact. Ayun. So, sa end ng modulation, huwag mong sasabihin na yan. Ito, huwag mong sasabihin yan. Sabihin mo na lang is QRX. So, QRX means monitor. O, mga kapatid, ito na lang ang sasabihin mo. QRX na lang. Kapag magpe-press ka ng microphone, kailangan yung pong sasabihin mo, alam mo na kaagad. Huwag kang magpe-press ng microphone, lalong-lalo na kapag hindi mo pa alam yung sasabihin mo. Ano po, kailangan bago ka mag-press, alam mo na kung ano yung sasabihin mo. Hindi yung nag-iisip ka parang naka-press ka na sa microphone, kung napakalakas mo, kung naka-bass ka, nakakapag-jam ka na noon. Ano po, mga kapatid? So, hindi po ganun. Huwag nyo muna i-press, kailangan alam nyo na muna yung sasabihin nyo bago nyo i-press yung microphone. Ano pa? Cut. Okay, mga kapatid, huwag nyo muna i-press yung microphone kung hindi nyo alam yung sasabihin ninyo. Kailangan bago kayo mag-press ng microphone, alam nyo na kung ano yung sasabihin ninyo, natatawagan ninyo o dun sa kausap nyo. Ano po? Ano pa? Huwag kayong mag-entertain ng jammer. Yung pong jammer, hindi po ini-entertain yan. Ano po? Bayaan nyo lang siya. Bayaan nyo siya mag-jam. Aalis din. Huwag nyo siyang entertain. Kahit na isang letra, wala kayong sasabihin. Hayaan nyo lang. Aalis din yung jammer. Ano po? Ito pa, kasi karamihan sa iba, naghahanap ng control. Any control. Any station on monitor. Mali po yun, mga kapatid. Hindi po ganun. Ano po? Huwag po kayong maghanap ng control dahil lahat po ng frequency ay wala pong control. Ano po? Wala pong control. Hindi po nila makokontrol yan, lahat ng frequency. Nagkakaroon lang ng control kapag may ano po, kapag may netting. Ano po? Kapag may netting, mayroong control. Okay. Kapag may netting, doon lang merong control.
Ano po? Kapag may netting, doon lang merong control. Ano pa? Sa lahat ng frequency. O, lahat ng frequency, wala rin nagmamay-ari. Pwede kang mag-drop kahit saan frequency. Pwede mong gamitin kahit saan frequency. Wala pong nagmamay-ari ng frequency. Lahat sharing frequency. Kapag gagamitin na yung frequency at nag-uusap kayo doon, aba natural, mag-CCQ yung controller kasi gagamitin yung frequency para sa netting. O mag-SY na kayo. Lipat kayo. Doon kayo mag-usap. Ano po? Ganun po, walang may nagmamay-ari ng frequency maliban lang kapag may netting. Wala pong control sa lahat ng frequency maliban lang kung meron ding netting. Ano po? So, ano pa? Ano pa yung mga guidelines na mga bawal pa na hindi dapat gawin? Ano pa? So, eto po yun. Wag mong sasabihin yung 73. Wag mong sasabihin yung 73 kapag kayo ay nag-uusap pa lang. So, yung 73 means regards o kaya 88. Love and kisses. Sinasabi yan kapag end of QSO. Yung patapos o kaya farewell na yung pag-uusap ninyo. Doon sinasabi ito. Hindi doon sa beginning ng inyong pag-uusap tapos sinasabi mo ito. Hindi po ganun. Ito, binabanggit lang ito kapag huli na. Ano po? Kapag tapos na po ang inyong pag-uusap. Okay? Ano pa? Ano pa yung mga dapat hindi dapat sabihin? So, unang-una, yung permission. Ano ba yung permission? Bakit hindi po yung dapat gamitin? So, okay, ganito siya. So, yung dalawa, nag-uusap. Okay, nag-uusap yung dalawa. Magbe-break ako. Break, this is DY3 Alpha Zulu Charlie. Go ahead po, Alpha Zulu Charlie. Sabi ni, ano, ni RSO. So, ang sasabihin ko, permission. So, hindi po permission ang sasabihin. Ano po? Permission. Diba, dati kapag nag-uusap tayo, permission. Okay. So, hindi po ina-allow yun ng NTC. Ang ina-allow is, can I give a call? So, ito po ang allowable. Okay, tumawag ako, break, this is DY3 Alpha Zulu Charlie. Go ahead, Alpha Zulu Charlie, this is DY3 RSO. Can I give a call? Go ahead. Ganon, mga kapatid. Ito. Ito ang sasabihin ninyo instead of this. Ano po? Can I give a call? O, sabihin mo na nun, sasabihin mo. Kung may tatawagan ka, tatlong beses lang. Kagaya nung nauna sinabi ko. Ganon, mga kapatid, ang ating pakikipag-usap. Ano pa, maliban dito, huwag kang mag-break kapag wala naman gumagamit doon sa frequency. Okay, don't break kapag walang gumagamit sa frequency o kaya walang nakamonitor. Sinong bine-break mo doon? Diba wala? O, anong gagawin mo? May kakausapin ka. Diba? Hindi ka naman pwedeng mag-break. Bawal dahil wala naman nakamonitor. Malinis ang ere. So, ang allowable na sasabihin mo is ganito. CQ. Okay. CQ means calling all station. This is DY3 Alpha Zulu Charlie. Tatlong beses. Calling all station, this is DY3 Alpha Zulu Charlie. Tatlong beses po, nasasabihin nyo. Ano po? Pagkatapos, mung tatlong beses na sinabi yung CQ, this is DY3 Alpha Zulu Charlie, kapag walang sumagot, rekta ka na ngayon dun sa tatawagan mo. So, sino yung tatawagan mo? Let's say, for example, DY3 RSO, this is DY3 Alpha Zulu Charlie, tatlong beses. Kapag hindi sumagot, o kagaya nung na-explain ko nung nauna, kapag hindi sumagot,
QRX. After 5 minutes, tawagan mo siya ulit. Ganun po, mga kapatid. Tandaan ninyo yun. Eto pa, mga kapatid. Huwag kayong gagamit ng 10 codes. Ang 10 codes kasi para sa commercial frequency lang. Use Q codes. At saka yung mga ang mga karamihan kasi ginagamit nila Papa Bear, Mama Bear. Okay, yan. Ito yun eh. Papa Bear. Mama Bear. Ano po? Tapos Big Tango, Big Sierra, YM, Youngman. Okay. So, ito po, maliban dun sa 10 codes, maliban po dun sa 10 codes na binabawal po yan dahil nasa amateur ka, yung 10 codes, ito yung dalawa lang, 88 tsaka 73. Yun lang ang allowable. Maliban dyan, wala na. At eto, Papa Bear, Mama Bear, Big Tango, Big Sierra, YM, o kaya Youngman. Yan po ay hindi pinapagamit. Bawal din po yan. Ano ang mga dapat sabihin kung bawal yan? Eto, Papa Bear, Father. Mama Bear, Mother. Big Tango, ano ba yung Big Tango? Maraming salamat. Big Thank You. Kaulugan yan is thank you. O kaya, TNX. Ano ba yung Big Sierra? Sorry. Okay? SRI. O, sorry na lang. Sorry. Ayun. Youngman. YM, Youngman. Yan ay old man. At yung YL is young lady. Young lady. Ayun. So, hindi po yan inaalaw. Hindi po inaalaw ang mga ito. So, bago mo sabihin yan, imbis na Papa Bear, Father ko po yun, Mother ko po yun, thank you po, TNX, sorry po kung ako'y nagkamali, yung young lady, salamat po. Okay, yung YM, ang tawag sa YM, or young man is old man. Yan, old man, Father, Mother, thank you, TNX, sorry, young lady. Yan po ang allowable sa amateur. Yan po ang mga dapat nating sabihin. So, lahat ng yan, eto mamaya, i-explain ko yan mamaya dahil bakit bawal, pati ito, pati yan. Yan. Lahat yan, mamaya po yan. So, dito muna tayo. Yung mga hindi dapat sabihin at saka yung mga dapat sabihin. Huwag mong gagamitin yung patch-up. Okay? Patch-up. Nag-uusap si ano, okay, bigyan ko kayo ng ano, ng sikat na nag-uusap. Okay, si 4 Hotel 1 Alpha Kilo Sulu, this is DU1 Sierra Hotel, nag-uusap yung dalawa. Ngayon ako, si DY3 Alpha Sulu Charlie. Patchap po kay DU3 Sierra Hotel. So hindi po ganoon. Yung patchap, hindi po yan inaalaw. Ano ang sasabihin mo, imbis na patch-up? Contact. Oh. Contact. DU3, Sierra Hotel. DU1 pala. Si Sierra Hotel kasi is DU1. Contact, DU1, Sierra Hotel. Ayun. Ganun po. Tapos, pag narinig ka, kakausapin ka na. Oh, i-apply niyo yung naunang diniscuss ko, ganun lang. Ano po? Matchup? Contact? Ano pa? Huwag po kayong mag-automatic kapag may nag-uusap, huwag po kayong mag-automatic. Short break, long break, yung andaming break, huwag pong ganun. Basta yun, yung proper way, contact. Huwag po kayong mag-automatic. At proud kayo dapat sa iyong call sign. Kapag binigyan kayo ng call sign ng NTC, kailangan proud kayo. Ano po? Proud with your call sign. Yan ay pinaka guidelines ng NTC. Proud kayo sa call sign yung binigay.
Kailangan proud ka dun. Dun sa iyong call sign. Be proud of your call sign. And last but not the least, kailangan kapag nakikipag-usap ka sa radio, kung yan ay private na, huwag mo nang pag-usapan dyan yung privacy ninyo. Okay, huwag na. Kasi maraming nakakarinig. Baka machismis ka pa. Ngayon, balikan natin ito. Kanina, bakit hindi pwede ito? Papa Bear, Mama Bear, Big Sierra, Big Tango, lahat ng mga yan, Patchap, pare-radio signal nga po ako dyan sa location ninyo. Patchap po kay, ano, kay Albert, no copy, no contact, permission. So, lahat ng ito na ating na ipinagbabawal, lahat ng itong na ating pinagbabawal, doon sa frequency ng mga may mga grupo dyan, ito kasi ang laging ginagamit. Pwede bang gamitin yan? Aba, pwede. Pwede nyong gamitin. Kung yan ang nakasanayan nyo, pwede nyong gamitin. Wala naman magagawa ang NTC dyan kung yan ay nabanggit nyo na. Yung mga yan, hindi na yan maisosoli ng NTC. Ano po? Pwede po, lalong-lalo na dun sa mga frequency tsaka mga sa radyo na yung mga nakikipagkiyaw-kiyawan dyan. Ito lahat, pwede. Pwede yan, hindi naman ko kayo binabawal. Lahat, pwede. Pero ngayon, narinig nyo na, yan ay bawal at yan ay guidelines ng NTC. So, alam nyo na yung sinabi namin. So, ito na yung sundin ninyo, yung mga sinabi namin. Lahat yan na ipinagbabawal, bawal. Pero kung gusto nyo gamitin, pwede naman. Wala naman magbabawal sa inyo. Yun lang ang gusto ni NTC kasi yun ang guidelines at saka yung kapag ikaw ay mag-e-exam at saka makikita dyan kung ikaw ay isang professional o kaya ay kagalang-galang, dyan makikita yung mga marunong magra-radio. Pero kapag ito ginamit ninyo, pwede naman, wala naman magbabawal. Kasi pag hindi nyo ginamit yan, walang kumbaga hindi masaya. Di po ba? Hindi masaya. So yan, sumasaya lang sa mga yan. Pero, there is no such thing in the amateur na guidelines na ganyan, wala. Yun lang yung explain namin sa inyo. Yun lang ang meron. Yun lang ang gusto ni NTC. Okay, lahat ng yan, pwede nyo naman gamitin. Basta yung sa amin, na-seminar na kayo, alam nyo na yun. Basta sa amin, na-seminar kayo, nasabi namin yung mga bawal at kung ano yung mga dapat gawin, nasa sa inyo na yun. Kung gusto nyo i-apply yun dito. O kaya, kung gusto nyo gamitin lahat yan, yung mga bawal, wala namang problema dun. Basta naituro na namin sa inyo yung guidelines ng NTC. Kasi yun lang talaga naman ng guidelines ng NTC. Lahat, mabuti. O di po ba? Lahat na ibibigay sa exam, yun, sinabi na namin sa inyo. Yung mga tip. At saka mga guidelines. Okay, that's all for today. So, lahat ng ito, pwede nyo ulit-ulitin na panoorin. Ito ay seminar, guidelines ng NTC na aming itinuro sa inyo. Hindi lang Pantarlac City ito ha. Lahat ng scan, buong Pilipinas, lahat ng modulators, lahat ng amateurista, mula DU1 hanggang DU9. So, 73 sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Keep safe. This is DY3 Alpha Sierra Charlie.